So yan guys, hindi welcome back sa ating panibagong video. At sa video na to guys ay nanood ulit tayo ng mga video sa TikTok, ML TikTok at ML Tipihan, mga high points, mga gameplays, mga street posts at mga iba't ibang uri pa ng videos. At bago tayo magsimula sa video na to guys, ay sana guys ay maklik nyo po sana ang like button down below at road to 2,000 likes na tayo guys. At sana guys ay maklik nyo rin po yung subscribe at road to 300,000 na tayo. So wag na natin ito patagalin guys, Sainty TikTok reaction. Simulan na natin tong video. So yan guys, simulan natin kay Paula Lutaw. Ay eto naman guys, yung last na pinunod natin, Indian street food. Eto guys, Japan street food ata to kasi may leche flan. May Japan flag, so tingnan natin guys. Ano to? Wait, what, walang sound? Ah, mochi. Gagi. Pag napukpok ka niyan guys. Loko. Pag napukpok ka niyan guys, talagang good morning. Ah, kumbaga ito yung mochi guys. Yan, sikat yan sa, alam ko, masarap yan yung malambot. Kung papakinggan nyo guys, may timing. So, kaya pwede siya maglagay doon ng ano, ng kamay. Next, sabi na Early Bird Gaming, Sharp Shooter. So, anong Sharp Shooter? Follow nyo sila guys ha. Grabe naman yung JS na yan. May ulti siya ulit? Grabe. Putik na yan. Sakit ng JS niya guys. Wow. Grabe. Putik na yan. Ano to, Mage JS guys? Gogi, sakit. Sakit. Ito guys yung mga tipong tank na wow, pasans. Napakalupit. Next, ano to? Buff heroes. Ah, ito yung mga pinalakas na hero guys. First on the buff so list, si Mitonor, Aminotor. Mas maganda na yung passive mechanics niya. Pwede ka na ngayong mamili kung kailan mo gusto mag-rage. Kasi dati, automatic na nag-rage state si Minotaur kapag napupuno yung rage meter niya. Pero ngayon, kahit mapuno yung rage meter niya, hindi pa rin siya mapupunta into the rage state unless you press his button again. Mas maganda yan guys kasi kontrolado na. First skill pati second skill ni Minotaur. Sa first skill niya, nagre-reduce na ng attack speed by 30% at nagre-reduce din ng movement speed by 40% itong first skill niya. For 3 seconds lang ang hindi permanent. Mas malaki na rin yung damage kapag nag-first skill ka na naka-rage state siya. Yung buff ng second skill niya, nagdadagdag na rin sa rage meter kapag kinakast mo. So tingnan ninyo. Kapag gagi, meta na to si Monit Minotaur guys. Dati kasi hindi. Talagang dabog hanggang another buff for second skill next game. Pag increase siya ng attack speed ng mga kakampi niya ng 30% for 3 seconds. Attack speed pero increase syempre, pa. To balance it off, na-nerf naman yung ultimate niya. Nabawasan yung regeneration ng pag-second skill niya kapag naka-rage state siya at pinahaba na rin yung cooldown ng ultimate niya. Next on the buff list is Fanny. Grabe, grabe, as in, grabe guys. Sobrang ganda ng buff nito. It's because Moonton greatly increased the energy regeneration for Fanny whenever she goes home to the fountain. Check this out guys. Look. Ang bilis! Sa pagkakaalala ko, hindi ito ganito kabilis dati. Sobrang bilis na ngayon. Moving on, nabuff din yung second skill niya, which is nabawasan yung energy cost per successive cast ng second skill niya. Ibig sabihin lang yan, habang parami ng parami yung cables mo, mas nababawasan yung energy cost ng bawat cable Patay mo. Tayo, next on the list is Diroth. Yung second skill niya, nabuff for mobility. Yung second skill niya ngayon, meron siyang bagong effect. Nagkukooldown siya kaagad kapag hindi nakakast yung second phase ng second skill niya. Dati kasi, kapag nakast mo na yung second skill niya, kahit na hindi mo pa i-cast yung second phase ng second skill niya, meron pa rin
rin siyang cooldown. Pero ngayon, binigyan na ng pabor ni Moonton ang mga Diroth users. Nabuff din yung cooldown niya, dati from 12 seconds to 8 seconds, naging 8 seconds to 4 seconds na ngayon. So sobrang bilis na ng cooldown ng second skill niya. Next on the buff list is Alice. There's really putik, nothing to discuss more about this guys. Ito yung mga pagpinukpaka, wala nang gagawin. Wala ka nang gagawin. You can see it on good morning ka talaga. Harith also got a buff. According to Moonton, gusto daw nila i-boost yung early game niya. So binuff nila yung damage ng first skill niya, pati yung explosion damage. Babalik na naman si Harith sa gold lane. They're also giving 1-1 an early game buff by increasing her attributes. Last but not the least, the first part ng buffed heroes is Natalia. Binuff nila yung passive nito by giving her extra damage against creeps from 15% to 50%. I think the purpose of this is para mas mabilis siya mag-clear, so possible na kaya magkaroon ng side lane Natalia. Marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa mga buff. Grabe, ang pinakaano ko dito guys yung kay Pani. Talagang sasakupin tayo ng mga Pani gods. Follow nyo si Echo ha. Thank you Boss Echo sa update. Next, sabi ni Topo 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 Topo. Ano to? Ha? Utot na pinasok sa rep, tumigas. Kagi sakit. Masakit. Next, sabi ni Cyprax, screen shake tips, turn off mo para di ka maglag sa clash. Ay, may ganito pala. Oh my god. Uy, sabol. Ay, wow, mas smooth siya guys pag naka-off. Ay, pwede. Thanks boss Cyprax. Next, sabi ni Rose Alcazar 2, marksman lang naman alam nun who. Ano to? Bakit nga ba hindi pinag-assassin ni Coach Boss Bon si Wise? Napaka-basic na sagot sa isang controversial na tanong. Ah, nga pala. Ang gamit ni Kuya Wise lagi is marksman. Pakinggan natin yung sagot, guys. At least for the public to understand. Why? Medyo controversial to ah. Bakit hindi mo pinag-assassin si Wise? Sige nga, bigyan mo lang ng konti na ito. A point na hindi naman malalabas yung... Ah, kaya ito yung caption niya, guys. Yung marksman lang naman, alam nun who. Ito yung mga nagsasabi kay Kuya Wise na puro marksman lang ginagamit. Pagyan natin, guys. Secret sauce natin. Siganto yun, eh. Kung ang mga main hero ni B ay mga Rapa, mga Estes, Matilda, and then papartneran mo ng assassin. Ay, imagine yung assassin, Alice. Gundag dito, gundag sabi doon, hindi na inis si B. Okay, so, ang pinapoint out mo, the reason why we're not picking assassins for Wise is not because hindi niya kayang laruin, but partly, on a collective, na-amplify yung heroes ni V pag pinipili natin yung marksman ni Wise. Tama yun. Kung makikita nyo sa stats ni Wise, ilang assassin, 90% win rate yata yung niya eh. Gansugot, nakita na natin siya nag-gansugot nung ibang season eh. Nag-assassin siya. Yan nga lang, hindi pasok sa best run. Can you finally explain? Guess guys, tama nga naman. Paano mo mahihil siling kung nasa kabilang dimensyon? Pero pag marksman guys, di ba? Ang marksman, free hit sa likod. Pwedeng back up pa ni Oh My Venus. Tama. Oh, yeah. Next, sabi ni JR Agsibion. Pero nakita ko na mag-assassin si Kuya Wise. Magaling talaga mag-assassin. Sabi ni JR Mangsibion, follow niyo siya guys. Yung may natutunan kakakanood ng Tikotoki TikTok. Ay wait, ito ata yung magpupush. Dito ko lang din nalaman yun guys sa TikTok. Ito ata yung kaya niya i-push kahit walang minion. Loko. Gogi, ayun na, nagre-recall na. Ay, na-cancel. Loko. Tapos. Aanihin mo ang kill kung tapos na ang laro. Talagang TNC nice G guys. Yan, maganda rin, magaling din yung ginawa ng campaign niya guys kasi hindi nila pinaback yung kalaban. Next, sabi ni Ryun, upcoming skins. Eto na naman yung mga bagong skins guys. Putik, eh, legend skin. Loko. Legend skin yung isa guys. Ito oh, kanino to? Ay, kay Gwyn. Okay. Next, sabi ni Nazar ML, best way to stack Cecilion. In 5 minutes tutorial,
In this game, I will use the 1-2 strategy. In early game, I will only use my first skill until 2 stacks. And use my second skill, so that I can still gain stacks. I will hit my skills to minions and creeps on the way. But I will not kill jungle monsters. I will just hit them to gain stacks. Sicilian will efficiently save his mana and lessen his recalling to the base. As you can see, I already get 50 stacks in just 2 minutes and 30 seconds of the game. And just before 5 minutes, I already got 100 stacks. By having these 100 stacks, wow, I already deal good damage and help my teammates in clashes. Only go for 4 stacks in his first skill when there is team fights. With this 1-2 strategy, you can bring out the power of Sicilian from early to late game. Thank you, Boss Nazar ML. Follow you guys next. Sabi ni JML021234. Nice! Ang ganda nung edit nun guys, tsaka galawan. Ang lupit nun ah. Next! Sabi ni DKTZ, ba't mo kasi kinulong si Odessa? Ano to? Ah, si Rin. Siya yung tumakbo loko. Utik. Kinulong mo kasi. Next, sabi ni nag-iisa lang talaga si Wise, best core. Blacklist talaga ang meta. Bakit mo pinupull off ni Wise yung mga Aldous at Bane at hindi kayo i-pull off ng iba? Ito talaga ang meta. Ito talaga, blacklist talaga. Ito, outside looking in. Ito na, let's go into the... Gusto ko nang ilabas yung strategic mind mo without spilling the beans too much. So let's talk about Wise. Kasi Wise is not playing this season. Yeah. Maraming tao ang tinatry i-identify, i-crack ang meta ng Blacklist and to really break the code. Para sa'yo, bakit na po-pull off ni Wise yung mga Aldous and yung mga Bane and hindi kayang i-pull off ng iba? Siguro kasi pag ano, kinukopy ng iba, parang iba eh. Hindi iba yung lumalabas eh. Sabagay, nung nag-Aldous ako sa RG050. Nasa player din kasi. As in, hindi mo lang kasi kinukopya yung hero. Dapat kinukopya mo yung mismong player. Kasi si Wise kasi, hindi siya basta lang katulad ng mga regular core players na gusto ko mag-assassin kasi maganda tignan. Gusto ko pumatay na pumatay, maangas, ganito. Si Wise kasi ano, laki ng sacrifice na ginawa niya kung ako tatanungin. Kasi yung mga hero na ginagamit niya, sa totoo lang, sobrang boring mo. kung ikaw sobrang galing mong maglaro, bakit ako gagamit ng boring na hero? Kaya ko naman gumamit ng mga malulupit na hero na kahit mahirap gamitin. Kaya ko naman. Pero si Wise kasi is ano, na tingin ko nag-sacrifice talaga siya. Kumbaga, mas importante sa akin na manalo tayo, mag-champion tayo, kesa makita nila ako. As an individual. Yeah, my point, guys. Yeah, so, and I think that's part of teamwork, eh. Being able to sacrifice your individual glory for the glory of the whole team is very important. Now, into the next one. Ang lalim naman ng English ni sila talaga, Boss Strike. Ito talaga, Black. Nice. Next, sabi ni Islaber C, ha 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 ha. Follow nyo sila, guys. Oh. Na-excite. Ala! Nag-ice skating pati si Beatrix. Then guys, this is it for this video. Maraming salamat sa mga nanonood. At kung na-enjoy niyo itong video na to guys, ay sana don't forget to click the like button down below. Road to 2,000 likes na tayo guys. At kung hindi ka pa nakasubscribe, sana guys ay masubscribe niyo po itong video na to. Maraming salamat sa inyo. Okay, kita ka sa next video guys. Maraming salamat sa panonood. I love you all guys. Bye!